sa bawat anime ay mayroong isang karakter na masasabi nating ang pinakamalakas sa lahat, na nagbibigay sa kanila ng honor at napakalaking respeto. At minsan sila ang dahilan kung bakit sisikat ang isang anime, dahil pinagdidibatihan ito ng community like Gojo, All Might, Shanks, Goku, Saitama, na makukonsider natin na sila ang pinakamalakas. At minsan dinodominate pa nila ang buong series ng storya. Si Julius Novacrono, ang Wizard King ng Clover Kingdom, ay masasabi nating isa sa kanila. Dahil bago nangyari ang Spade Kingdom Raid Arc, ang ipinakita lamang ni Julius ay ang kanyang base form, considering na ang kanyang true form ay ipinakita ng kanyang twin soul na si Lucio Sogratis, ang pinakamalakas sa lahat, ang the most evil of the Black Clover universe. Sa videong ito ay pag-uusapan natin kung gaano kalakas ang Wizard King na si Julius Novacrono. Ididiscuss natin ang tatlong kategorya ng magic ni Julius at ang 4 types of effect ng time magic. At discuss din natin ang kanyang bilis, transformation magic, teleportation at iba pa. Pero bago yan, pag-uusapan muna natin ang mga huling laban nito bago ito bumalik sa 13 years old Julius Kid. Lalo na sa laban niya against Patre. I-breakdown natin kung ano talaga ang tunay na dahilan kung bakit siya natalo sa laban na ito. Kaya huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. At kung gusto mong sumali sa ating Facebook group, ang link ay nasa description. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! Unang ipinakilala si Julius Novacrono noong nag-disguise ito bilang isang matandang sugarol sa episode 11 doon sa Black Market sa Castle Town ng Kika. Nakikita ko ang hinaharap at ang susunod na mangyayari. Tinalo niya sa sugal si Zeke at biglang kinuha ang kanyang mga panalong pera ng isang magnanakaw. Hinabol ni Asta ang magnanakaw upang matulungan ng isang matanda. Pagkatapos ipinakilala na ang isang matanda ay ang ika-28 current Wizard King pala ng Clover Kingdom. Unang ipinakita ni Julius ang kanyang time magic noong inabangan niya ang Eye of the Midnight Sun sa kanilang kuta kung saan doon nila inilalagay ang mga magic stone na mga ninakaw nila. Dito ay kaagad tinapos ni Julius na walang kahirap-hirap ang dalawang member ng Eye of the Midnight Sun na makikitang nawala ito na parang bula. At maihahaling tulad natin ito sa ginawa niyang pag-seal sa ika-27th Wizard King na si Conrad Lito na bigla na lamang nawala sa kalangitan dahil sa effect ng time magic. Unang ipinakita ni Julius ang kanyang time magic spell na Chronostasis. Ginamit niya ito upang ma-restrain ang mga kalaban sa loob ng time magic orb. At kaagad naramdaman ng mga Eye of the Midnight Sun na hindi sila makagalaw dahil sa paghinto ng oras sa loob ng time magic orb. Alam niyo bang sobrang angas ng bagong t-shirt natin? Asta, True Magic, Never Give Up. Sobrang napaka-motivated ng t-shirt na ito, lalo na't ito ang tunay na magic ng ating bida, ang hindi pagsuko. Dagdagan mo pa ng ating Black Bull t-shirt na sobrang angas dahil para ka talagang member ng Black Bull Squad kapag suot-suot mo ang t-shirt na ito. At pati na rin ang walang kupas na Asta Katana design. Sobrang dami ng nag-order nito at marami pang iba na magugustuhan mo talaga. Available ang lahat ng ito sa ating Shopee Store at TikTok Shop. Ang link ay nasa comment section. Ang pangalawang laban ni Julius ay ang laban niya against Patre. Ang laban na ito para sa akin ay ang pinakamagandang laban sa buong series ng anime. Ito ata ang pinaka-epic battle para sa akin compare sa laban ni Asta at Yami versus Dante, dahil naaangasan talaga ako sa viewing angle ng pag-animate sa bawat eksena. Well, sa akin lang naman yun, mga lods. Sa laban na ito ay nakipaglaban lamang si Julius gamit ang kanyang base form, habang si Patre naman ay masasabi nating hindi siya nakipaglaban gamit ang kanyang base form dahil matagal na niya itong pinaghandaan na makaharap si Julius sa laban, dahil sinabi niya kay Captain Yami na gagamitin niya sana ang magic spell na Light Shaft of Divine Punishment kay Julius, subalit ginamit niya na lamang ito upang tapusin si Captain Yami at Asta. Ibig sabihin, nakipaglaban si Patre against Julius sa kanyang full potential na lakas. Ipinakita ni Julius dito kung gaano siya kabilis in terms of teleportation. Hindi man lang siya kayang patamaan ni Patre kahit gaano pa karami ang light sword magic.
Hindi man ipinakita na gumagamit si Julius ng mana zone, subalit obvious na gumagamit siya nito upang makalipad sa ere. Ang paglipad sa ere parang basic lamang sa expert na gumagamit ng mana zone, like Mario Leona. Nalaman natin ito noong tinuruan niya si Captain Yami kung paano gamitin ang mana zone into full potential. Sa laban ng Julius versus Patre ay ginamit niya ang dalawang magic spell sa laban, ang Chronostasis Grigora at Chrono Anastasis, at dalawang base form ng Time Magic, ang Laser Beam na Time Magic at Teleportation. Masasabi kong sa laban na ito ay nagpipigil lamang si Julius. O di kaya, Julius holding back, it's because Lucius manipulate Julius. Dahil kapag mamamatay si William Vengeance ay hindi mabubuksan ang pintuan ng Underworld. At parang nakita rin niyang hindi niya kayang talunin si Lucifero, kaya niya ginawa ang plano na ito upang makuha ang 100% magic power ni Lucifero. Since si Lucius ay kayang manipulahin ng soul, ay malamang sa malamang minamanipula niya ang soul ni Julius sa loob ng kanilang katawan. Sinabi ni Lucius na mas malakas siya compare kay Julius sa laban niya against Asta, which mean hindi maipalabas ni Julius ang kanyang full potential dahil kay Lucius, dahil minamanipula siya nito. Yung feeling na gusto mong ishot ang bola, subalit maraming nagsasabing Sablay. Ayon sa Black Clover Wiki, mayroong tatlong klaseng magic ang Wizard King na si Julius Novocrono. Mayroon siyang Time Magic, Restraining Time Magic, at Transformation Magic. Sa Time Magic ay nakapaloob nito ang pagmanipula niya ng time. Kaya niya itong i-accelerate, decelerate, stop, or even though sa pag-reverse sa flow ng oras. Kaya rin niyang pagalingin ang kanyang sarili o sugat ng ibang tao sa pamamagitan ng pag-reverse ng oras. Nakapaloob din dito ang temporary aging spell. Ginamit niya ito noong sumalakay ang legendary demon sa Clover Kingdom. Nag-advance ng 10 years na edad si Julius, from 13 years old kid to 20 years old man, sa tulong ng magic spell ni Damnatio. However, nakapag-unleash lamang si Julius ng isang magic spell at bumalik lamang ito sa dati. Ito ay dahil sa pagmanipula ni Lucius na nag-aantay lamang ng tamang pagkakataon na lumabas. Kaya ding mag-store ni Julius ng time magic sa loob ng kanyang grimoire. The more na maraming oras ang kanyang naiipon sa loob ng kanyang grimoire, ay mas lalong lumalaki ang kanyang coverless grimoire at mas lumalakas ang magic spell na kanyang nagagawa. Katulad lamang sa magic spell na ito na nangangailangan talaga ng napakaraming mana. Ito nga ay ang Chrono Anastasis. Ang magic spell na ito ay gumagawa ng napakalaking clock face na kayang i-cover ang buong Noble Realm sa sobrang laki. Kaya nitong kontrolin ang oras depende sa user nito kung saan niya papagalawin ang hand clock. Ang pangalawang magic ni Julius ay ang Restraining Time Magic. Ginagamit niya ito upang itrap ang mga kalaban o ang mga pag-atake sa accurate na oras. Unang ipinakita sa atin ang Chrono Stasis. Sa pamamagitan ng pagkalat ng Time Magic sa buong paligid ay kaagad na restrain sa loob ng Time Magic Orb ang mga member ng Eye of the Midnight Sun. Nakakapili din ng user kung sino ang kanyang ipasok sa loob ng Time Magic Orb dahil si Asta lamang ang hindi na ipasok sa Time Magic Orb kahit nandoon siya sa lugar. Nakapaloob din dito ang Chronostasis Grigora. Ang kaibahan nito ay tinatrap ang mga pag-atake on time. Kumbaga, bigla-bigla itong lumilitaw upang itrap ang mga pag-atake ng kalaban. Ang pangatlong magic ni Julius ay Transformation Magic. Para sa akin ay malabo itong maging angkop ng Time Magic. Pwede maging matanda o maging bata si Julius gamit ang Time Magic, subalit hindi pwedeng magbago ang kanyang mukha. Ang Transformation Magic ay ginagamit ni Julius upang mag-disguise para mabantayan ang Clover Kingdom na hindi nalalaman ng kalaban. Malabong maging angkop ng Time Magic ang Transformation Magic, subalit naniniwala akong dahil ito sa kanyang mastery o husay at experience sa magic, kung kaya siya ang hinirang na pang 28 Wizard King. Gaya ng inaasahan ng isang Wizard King ay kaya rin niyang gawin ang Transformation Magic, hindi man kasing husay ng iba katulad ni Gray, subalit nagagawa niya ito na parang sarili niyang magic.
Ayon sa Black Clover Wiki, sa buong series ng Black Clover ay tatlong magic spell lamang ang ipinakita ni Julius. Ito nga ay ang Chrono Stasis, Chrono Stasis Grigora at Chrono Anastasis. Ang mga ibang time magic na ating nakita except sa tatlo ay ang base form lamang ng time magic ni Julius. Katulad ng pag-unleash ng time magic laser beam, paglikha ng dalawang time magic orb na tumapos ng walang kahirap-hirap sa dalawang member ng Eye of the Midnight Sun, at ang teleportation magic. Sa tingin ko mga lods, ang teleportation magic ni Julius ay ang pag-accelerate ng time sa kanyang movement to the point na parang nag-teleport into another places. Hindi naman masyadong OP talaga ang teleportation magic ni Julius, katulad ni Minato, na literal na kayang lumipat ng napakalayong lugar. Ang teleportation ni Julius ay hindi gaanong malayo, kaya masasabi talaga nating isa lang itong paggalaw na sobrang bilis, kung kaya hindi makikita ng mga mata ang paglipat nito dahil sa pag-accelerate ng time gamit ang time magic. In chapter 356, in-explain mismo ni Lucius ang basic principle ng time magic. Sinabi niya na ang time magic attack is aging. Ibig sabihin, minamanipula nito ang pagbilis at pagdaloy ng oras. Subalit, ang time magic ay walang effect sa magic spell ni Yuno na Neverland. Kaya inamin niyang ang magic spell ni Yuno ay isang natural enemy ng time magic. Sa tingin ko mga lods, si Julius ay isa sa mga karakter na uncomparable sa series ng Black Clover, like Gojo, All Might, Goku at iba pa. Maaaring kaya silang talunin ng ibang karakter, subalit hindi natin maitatangging isa sila sa pinag-uusapan at dahil sa kanilang lakas, kaya ito pinagdidibatihan ng community. Isa rin ito sa dahilan kung bakit tataas ang rating ng isang anime, dahil sa mga katulad nila. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!